Hi mga pangyaw! Welcome to my YouTube channel. At kung bago pa nga sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button, click the thumbs up, click the bell button para lagi ka-updated sa aking mga video. Ang lulutuin natin ngayon is beef. Ito, tenderloin beef. Pwede nyo rin naman gamitin yung kahit anong klaseng beef. Pero ito kasi gusto ng amin ko. Kasi parang mas malambot kasi kung lutuin. Kung yun ang gagamitin nyo, yung hindi ganitong tenderloin, kailangan pakuluan nyo muna siya bago nyo siya prituhin. Pero ito, kahit hindi nyo napakuluan, okay lang, piprituhin nyo na lang naman siya. Iwain lang natin. Wow. Ang tarim ng kutsilyo ko. Wait lang. Ito ang kailangan natin. Mas malaking kutsilyo. Yan. Iwain lang natin siya ng ganito kalalaki. Pangit kasi pag sobrang nipis, baka madungog. Kasi pakuluan niya ng matagal. Yan. Ganyan. So, nahiwa na natin. Ikalituhin na natin yan ng ginger at saka garlic. Yan. Magkita-kita na tayo. Ating luya. Ating garlic. Pinipit ko lang. Tapos pag naamoy nyo na yung amoy ng ginger at saka ng garlic, pwede nyo na ilagay yung beef na tenderloin. Sinugasan ko na to, na-dry ko na rin siya ng tissue, at natanggal ko na rin yung ibang mga tara-tara. Hindi ko na pinakita kasi masyado matagal yung dito pa ganito. Tapos takpan nyo lang. Gagawa naman tayo ng sauce. Ito naman yung ating sauce. Lalagyan natin siya ng fermented black beans. Tapos yung ating peanut butter. Yan, isang ganito. Ayaw niyo na huno. Tapos, pwede niyo rin gamitin yung Ewan ko. Kasi walang available na ganun na sauce. Kaya gagamitin ko oyster lang. Ayan. Usap ka lahat. Lagyan nyo ng hot water. Yung ating itsurang baka. So, ngayon lalagyan naman natin siya ng toyo. Bango. Pantsay nyo na lang. Para hindi masyadong maalat. Tapos lalagyan din natin yan ng rice wine. Pansyahin nyo lang yung rice wine na ilalagay nyo, ha? Yan. Isang kutsarita lang. Kasi nakakatulong yan sa parang lumabas yung lasa ng niluluto. Basta lagi namang may ganyan kapag niluluto ng mga karne. Basta kanyo ulit. Ayan, nailagay na natin yung ano. Ngayon, ilalagay na naman natin itong sauce na ginawa niyo. Fermented black beans, peanut butter, oyster. Yun lang. Shushuhaw sana ilalagay ko, kasi walang ganun. Available, yan na lang. Oyster. Tapos hot water. Yan. Tapos pakukuluin nyo lang ulit yan. Thank you.
pupuluan natin yung ating baka. Ito yung lalagyan ng radish. Pakuluan ng 30 minutes doon sa kawali bago namin lilipat sa Chinese clay pot. Tapos kailangan natin ng cinnamon bar, anise, yung bilog, iwan ko rin tapos. Dalagyan natin doon. Ililipat ko muna yun sa clay pot. Diyan mo rin. Yan yung clay pot. Pero mukhang hindi kakasya yung ating niluluto dito. Siguro dito na lang tayo magluluto talaga. Kasi pero usually dapat dito talaga yan ilalagay. Pero dahil hindi kakasya yan, dahil maliit lang ito, dito tayo. Nalagyan na natin yung ating ibang ingredient. Ating cinnamon bar. Cinnamon bar. Yung ating star anise. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Yan. Tapos yung ating pamintang buo. Hintayin lang natin yung kumulo. Check na natin ngayon na nag-resulta. Then, ilalagay na natin ang ating radish. Saluin nyo lang. Pinakuluan ko na to ng 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes more para mapuno natin yung 3 hours na cooking time. Pakuluan ulit. 1 and a half hour pa. Hi mga pangyaw, ayan, pagtapos natin siya lutuin ng 2 hours, di ba dapat 3 hours yung cooking time, ginawa ko 2 hours lang muna, tapos after 2 hours, pinatay ko lang yung apoy, then hinayaan ko lang na nakasara yung takip, kasi kaya natin yung ginawa, para mas manuot yung init doon sa ating beef. Kasi diba usually sa Pilipinas ang ginagamit natin pampakulo eh tinidor tsaka kutsara. Syempre dito hindi naman natin pwede gawin yung ganong way. Itong way na to, tinuro lang sa akin ng amo ko. Pag nagpakulo ka, haya mo lang kumulo yan. Tapos wag na wag mong bubuksan yung takip pag pinatay mo na yung apoy. Kasi para manuot dun yung init sa karne. Ngayon, para makontinyo natin yung 3 oras, kailangan natin siya ngayon i-transfer dito. Okay, pagka-transfer natin dyan, tsaka natin siya lalagyan ng ice sugar, and then i-continue natin yung 1 hour na natitirang oras para kumpleto ng 3 hours yung cooking time natin. Ayan, ayan yung naging resulta. Medyo matubig pa kaya syempre hindi pa naman tapos. Pag nalagyan na natin ang asukal yan, hindi na yan magiging ganyan. Re-update ko ulit kayo. Magka-transfer lang muna tayo. So ayan, mga pangyaw, nailipat na natin dito sa ating mahiwagang kaserola. Ngayon, lalagyan na natin yung ice sugar. Ito yung ice sugar. Yan. Tama lang yung ganyang kalaki. Tapos, continue na natin yung 1 hour na cooking time. Okay? Yan. Siyempre, kailangan bantayan nyo kasi baka mamaya wala na palang tubig yan. Diba? Mamaya, update ko ulit kayo kung ano na nag-iitsura ng ating braise, beef braise. Ewan, basta ganun. Ayan, mga pangyaw. Tapos na yung ating nilulutong baka. Ayan. Ayan na po yung naging itsura niya. Ayan. Diba? Ayan. Pagtapos ng 3 hours na pagluluto, ayan ang naging resulta. Diba? Wala na siyang tubig. Ngayon, titikman na natin siya. Kung ano ba ang lasa. Lambot to, tingnan nyo. Lambot, diba?
halos madurog na siya, hindi ko na siya ma-chopstick. Hindi maalat. Hindi rin masyado matamis. Kain tayo. Sarap kahit yung radish. Napakalambot. Sarap. Subukan nyo rin to, mga pangyaw. Luto kayo. Tanggalin lang natin yung cinnamon bar tsaka itong ano. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isa eh. Okay na yan. Bye-bye!